mga ka-taxpayer ko, ang pag-aaral o para maging successful ka sa paghawak ng letter of authority, you must explain it properly dun sa may mga problema sa letter of authority. So, ngayong araw na to, mga interesado kayo na maging tax specialista para sa letter of authority, ang ituturo ko sa inyo is how to explain a letter of authority sa potential clients ninyo. Right now, merong information, actually hindi information na, nakatanggap na po yung ating mga kaibigan ng mga letters of authority for 2020. So, pag-usapan natin how to handle it successfully. So, ang paghahawak ho ng letter of authority, may dalawang bahagi ho. Okay. So, before and during. Before makatanggap ng letter of authority at pagkatapos na o existing na ho yung letter of authority. Yun ang pag-usapan natin. So, ang gagawin ho natin is paano mape-prevent yung problema na dala ng letter of authority. Bago natin maintindihan ito, lalo na yung mga first-timer sa akin, gusto ko sanang basahin ninyo yung nasa sa sarili nyo lang. So, itest nyo kung kaya nyong basahin yan. Okay. Mahirap talagang basahin yan. Kahit ako ho ay nahirapan. Pero pinag-aaralan ko ho yung lingwaheng yan. At ang lingwahe ho niyan ay lingwahe ng mga Ruso. So, ang ibig sabihin, pag binasa ho yan, ang ba? Ya, you blue, vast. Ayan. Ang ibig sabihin po niyan, I love you. So, lahat ho ng narito sa ating pag-aaral ngayon ay I love you po sa inyong lahat. Sa madaling salita, sa Tagalog, mahal kita. Eh bakit mo, Mr. Maestro, nagsimula tayo sa lingwahe ng Ruso? Yung letter of authority ho, ay parang lingwahe ho ng Ruso. Okay? Hindi ho natin maintindihan. Kaya ho kayo narito ngayon, meron ho kayong agam-agam o doubts about letter of authority. Yun ho ipapaliwanag ho natin. Kasi po, ang letter of authority, mga ka-taxpayer kong mahal, sa pag-handle ho niyan, madalas yung marinig ho yan, isa ho siyang foreign language. Sa iba, napakahirap hong intindihin yung foreign language, pero sa mga nagpa-practice na ho, madali na ho yan, naiintindihan niya. Kahit sa English ho nakasulat ang BIR letter of authority, it is still a foreign language sa maraming Pilipino, lalong-lalo na yung 70,000 na for 2020 ay nakareceive ho na ho ng letter of authority. So, kailangan natin na matutunan yung foreign language na ang tawag ay letter of authority, BIR letter of authority. So, explain ko lang ho sa inyo paano yung pinakamabilis, pinaka-effective way na mapag-aralan ho natin ang letter of authority. Ito ho, hindi ho ako original nito, kasi isip ako ng isip eh. Paano ko ba maituturo ang letter of authority na kahit ultimo bata, maiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng letter of authority at makapag-re-react siya doon sa letter of authority? Kinopya ko lang ho sa YouTube. Nag-isip lang ako. Tapos sabi ko, ano pa kayang magandang teaching methods o method ang dapat kong gamitin? So, na-discover ko na mas madali siyang ituro as a foreign language kesa as a technical and legal way. So, pag-aralan ho natin yung letter of authority as a foreign language. So, paano ba pinag-aaralan yung foreign language? Mag-uumpisa ho tayo sa isang baby.
infant. Ayan. Sa atin, yung mga sanggol sa Tagalog. Ano po? Ang tanong is, posing ka-taxpayer kong mahal, paano ba natututo ng lengguwahe ang mga sanggol, ang mga babies? Ano isipan eh? Pag yung baby pinanganak sa Saudi Arabia, aba, ang galing sa Arabic. Diba? Pag ipinanganak yung baby sa Amerika, aba, ang galing mag-English. Pag ipinanganak sa Japan, ay, napakagaling mag-Japanese. Pag pinanganak naman sa Pilipinas, galing sa Tagalog. O, paano natututunan ng baby yun? O, ha? Eh, wala namang pinag-aralan yung baby. Diba? Iniisip ko rin yun eh. Natutunan ko lang to sa pinanonood ko sa YouTube. The best na turuan mo yung tao is i-consider mo siyang baby. Bilang manunuro, ayan, bilang teacher o maestro, kailangan ko i-consider kayo. Sorry po, ha? Alam ko, pero sa panahong ito, kailangan ko kayong i-consider na baby. Mga babies ko kayo. Gusto ko kayong matuto ng foreign language na ang pangalan ay BIR Letter of Authority. So, ituturuan ko kayo bilang baby. Ngayon, sasagutin ko yung tanong. How babies learn a language? Hindi rin huto sa akin. Galing huto sa mga matatalinong tao na nag-aaral sa foreign language. So, sabi nila, hindi natututo yung baby ng language, but ina-acquire nung baby yung language. So, pag pinag-isipan natin, ano difference ng learn sa acquire? Ayan. Versus. Sir, paano, anong difference? Yung learning kasi, there are rules to follow. So, sabi nga nung napanood ko, which is, mamaya papakita ko sa inyo kung saan ko nakuha, eh, bago ka magsalita, ine-edit mo yung salita mo because kailangan mo yung salita mo ay tumama doon sa rules. So, imbis na ma-express mo, maging effective ka sa communication, nahihinder ka ng rules. So, naisip ko ngayon, paano ko ituturo yung letter of authority na hindi mahihinder ng rules? Hindi ako magmumukhang technical masyado o yung ating pinag-uusapan ang masyadong legalistic na pag, actually, may kausap akong presidente ng company, nagagalit siya dahil hindi niya maintindihan yung lingwahe na ginagamit ko. Because, kailangan niyang mag-research. Anong tawag doon? Learning. Because you must know the rule. Ngayon, yung pag sinabi natin, acquisition, acquire, okay, nagiging pag-aari mo eh. Okay? Wala tayong pwedeng magandang ehemplo nito, yung sa baby. Hindi siya bound ng rule. Pero nakapag-a-acquire siya ng language. At natututunan niya yung language through acquisition. Pag nag-acquire ka, eh sarili mo yun. Ownership yun. So ano maganda? Learning, susunod ka sa rule, o acquisition, magiging iyo at ikaw yung rule. So walang tama, walang mali. Pag sinabing acquisition, yun yung sinasabi. Paano turuan ang utak ng isang tao regardless kung anong age siya, age 1 o age 0 hanggang age 72. So, pwede natin ngayon gamitin itong setup na to. I-acquire mo, sir. I-acquire mo yung lingwahe ng BIR Letter of Authority para maging tax specialist ka. Yun yung gusto kong mangyari sa araw na to. You acquire the letter of authority. At yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong puntahan, na kinopyahan ko, eto po siya. Ayan. Pwede nyo hong puntahan yan sa YouTube. Ito ho yung method na ginagamit ko ngayon sa teaching. Now, pumunta ho tayo sa method na to. The first approach ho sa method na to
is listening. Kailangan matutuho kayong makinig. Okay? Makinig sa mga kwento, sa mga sinasabi ko, at matuto sa pakikinig. Kasi bihira yung taong matututo sa pagdaldal. Okay? Kung daldal ka ng daldal, ikaw yung nagbibigay ng information, ikaw yung nagbibigay ng ehemplo sa kausap mo. Whereas kung ikaw ay nakikinig, ikaw yung tumatanggap ng knowledge. Ganun yung mga baby. Okay? Sila yung nakikinig. At yung pinakikinggan nila, ang tawag kasi ay comprehensible input. Ayan. Comprehensible. Kino-comprehend nila yung kanilang input. So, that is very basic. Makinig. Next po is, pag nakikinig kayo, eh definitely, meron hong nagsasalita. Diba? May nagsasalita ho para ho pumunta dyan sa headphone ho ninyo. Eh, sa araw na to, wala ho kayong magagawa, kundi ako ho yung magsasalita. At ito ho ay pinararating ko na matutunan niyo ho yung foreign language na tinatawag na BIR Letter of Authority. Now, sa araw na to, itra-transmit ko ho sa inyo mula sa aking utak, papunta ho sa tenga ho ninyo, yung mga ginagamit ko hong sistema sa paghawak ko ng Letter of Authority. Nagbago na ho ang approach ng BIR. Nagbago na ho. So, kailangan kong baguhin ho yung mga naituro ko na nakaraan. Yung mga naituro ko nakaraan, maaaring applicable ho sa inyo, pero most of the time na ho, hindi na ho. At nagbigay ho ng may mga problema dun ho sa mga gumamit. So, kailangan na ho nating i-update. So, let us start yung ating pag-aaral tungkol sa foreign language na tinasabing BIR Letter of Authority. Ang objective natin sa araw na to is maiwasan po yung pag-convert. Ayan ho, makikita ho ninyo rito. Ang objective right now ho ng BIR, yung Letter of Authority ay ma-convert sa subpoena duces tecum. Okay? Anong mangyayari pag na-convert sa subpoena duces tecum? Marami hong mangyayari. Number one, pag nasa subpoena duces tecum ho yan, magkikreate ho yan ng criminal liability na. Yung mga legal division ngayon, hinahanapan ng criminal violation yung mga taxpayer. Section 26 to section 264. Yan, nagiging technical lang ako kasi hindi ko ito topic ngayon. Binibigyan ko lang ko kayo ng tip. Ano yung ginagamit? Section 264, 266, 255, 254. Ah, yan ho yung mga ginagamit nila pag nakarating ho kayo sa legal. Nagke-create sila ng criminal liability. Sir, pag nag-create ba ng criminal liability, mawawala na ba ako ng civil liability? Hindi. Madadagdag yung criminal sa civil. Kasi from the very start, meron ka ng civil liability. So, ibig ko lang sabihin, kung meron kang isang liability, magiging dalawa because nakarating ka doon sa pangalawa. Ginusto mo. Ah, ginusto mong makarating sa pangalawa. Sa pamamagitan ng pagiging masyado kang matatakutin doon sa Letter of Authority. Masyado kang ignorante doon sa Letter of Authority, makakarating talaga. Or masyado kang tamad doon sa Letter of Authority. Eh, dapat ba tayo maging tamad sa Letter of Authority? The answer is no. Yun nga yung sikreto eh. Ha? Para hindi ka magkaroon ng subpoena duces tecum. Alamin mo, ano yung mga dapat na pamamaraan para hindi ka makarating sa subpoena? Again, the objective is very clear. Isa lang ang objective. I-remove yung taxpayer. Tanggalin yung taxpayer na makareceive ng subpoena duces tecum. Ayaw nating siyang makareceive ng subpoena
Deuces tecum. Ayan. Ayaw natin yan. So, kakancelin na natin yan at tatanggalin natin yung connection ng RDO, ng RO, ng GS doon sa legal division. That is our objective. Now, para natin ma-achieve tong objective na to, eh, kailangan muna nating pag-aralan yung foreign language na BIR letter of authority. So, ito po yung itsura ng BIR letter of authority. Ang dapat nating pag-usapan ngayon ay yung foreign language related dito. Kasi ito lang naman ang kinatatakutan ng mga taxpayer. BIR letter of authority, letter of authority. E ano bang lingwahe ang ibig sabihin ng letter of authority? Di alamin natin. Ano ba sir ang ibig sabihin ng letter of authority? What? Magtanong ka muna. What is the meaning of a BIR letter of authority? So, tingnan natin. Sa kanino natin makukuha? Marami. May jurisprudence dyan. May BIR definition. Ang suggestion ko right now, e kunin natin yung BIR definition. Ayan. So, sa mga nag-a-apply hong intern sa akin, very important ho yung tools. Very important po yung visibility. Ayan. Ano yung ibig sabihin ng tool, sir, at ng visibility? Ang binibenta nyo, mga ka-taxpayer kong mahal, mga interns ko, ay intangible. Hindi nakikita. Walang nakakakita. Service yun, sir. Intangible ang service. So, kailangan mo siyang maging tangible para maging kapani-paniwala ka, may credibility ka, may integrity ka, para bayaran ka ng tao. Okay? Kasi pag may integrity, credibility ka, papasok na rin yung competence. So, saan makukuha yun? Eto. Dapat meron kayong libro. Reverse accounting, andi dito ho yung mga kailangan ninyong i-present sa inyong mga potential clients. Kasi kung meron ho kayong tools, bubuksan nyo lang naman ito at pababasa mo mismo sa kliyente. What is a letter of authority? And then from that, ini-incorporate mo na sa kanya yung foreign language na letter of authority. So, puntahan natin. Sir, ano ba ang sinasabi na nakasulat dyan sa reverse accounting mo? Yung letter of authority. Right now, ang bagong ginagamit na audit program o guidelines ng BIR ay RAMO. RAMO 1-2020. So, kung ginagamit ng BIR yan, kailangan natin yan. Kung tools nila yan, tools din natin yung laman yan. Okay? So, sabi dun sa RAMO, sir, ano ba ibig sabihin muna ng RAMO? Revenue, Audit, Memorandum, Order. So, it's an order coming from the BIR Chief or Commissioner of Internal Revenue. Order! So, sino ino-orderan? Hindi lamang yung mga revenue officer na merong hawak niyan. Ino-orderan din tayong mga taxpayer o mga tax specialista. So, kung wala kang hawak niyan, hindi mo maiintindihan yung order, hindi mo malalaman yung order, hindi ka makakasunod sa order. So, pag hindi ka nakasunod sa order, eh, sino may problema? Ikaw. Pag may problema ka, may problema yung kliyente mo. May problema yung potential client mo kasi hindi ka nakakasunod sa order. So, kung hindi ka nakakasunod sa order, hindi mo mag-guide sa tamang landas yung iyong kliyente. Kasi hindi mo alam yung foreign language. Ang tax code, ang RAM mo, eh foreign languages yun. Diba? So, i-acclimate mo yung sarili mo. Ha? Pagpurso ka na pag-aralan yung foreign language. Now, ano sir ang ibig sabihin ng letter of authority? O, maliwanag na binabanggit dito, an ELA,
letter of authority authorizes, empowers, o binigyan ng right. Designated RO to examine, verify, scrutinize taxpayers' books, letter A, records in relation to his internal tax liability for a period. So, meron palang period involved. So, yun yung kanyang power. Maliwanag, binabanggit. Examine, verify, scrutinize. So, merong limitation. Ano yung scrutinize? Books and records at specific period of time. O, din dali mo explain. Huwag kayong mag-alala, bossing. Isang taon lang naman ang ine-examine. Huwag kayong mag-alala, value-added tax lang yung ine-examine. Huwag kayong mag-alala, subsidiary books lang yung ine-examine. Sales invoice lang yung ine-examine. Ito yung mga e-examinin. Yan, ganyan magpaliwanag. Okay? Wala tayong magagawa, boss. Binigyan sila ng power. Sino nagbigay? Yung Commissioner of Internal Revenue. So, wala ho tayong power para pigilan sila. Binigyan sila ng karapatan. So, nung binigyan sila ng karapatan, ina-apply o ini-enforce ng revenue officer yung karapatan niya na mag-examine, verify, at mag-scrutinize ng inyong books and accounting records, sir. Yun yung explanation mo sa iyong potential client. Huwag kayong mag-alala, sir. Meron silang mga limitations. Okay? Nakasulat doon po sa definition. So, ganyan po. Parang hindi natatakot yung taxpayer. Ah, madali naman pala. Oh, ganun lang kasimple yun eh. Now, susunod ngayon tayo. Ito yung letter of authority. Siyempre, the first instance, i-re-receive yan. So, kailangan mong explain sa taxpayer. Yung iba nagtatago. Wag! Wag kang magtago. Okay, sabi ko nga, dalawa ho yung situation. Before receiving a letter of authority, bago ka makatanggap. At during natanggap mo na yung letter of authority. Ngayon, bago mo siya matanggap, meron hong sinasabi dito. Mismo. So, ang tatanggap daw, yung taxpayer. Ayan, liwanag eh. Ang taxpayer yung tatanggap, ayan, ang liwaliwanag. O, sino ba yung taxpayer? Ang dali. Sino ba nakapangalan sa letter of authority? So, therefore, siya yung taxpayer. So, kung yung nakapangalan sa letter of authority, eh yung presidente, eh di siya lang yung tatanggap. Di ba? Pag hindi mo kasi alam, patatanggap lahat yan sa BIR. And patatanggap ng BIR sa lahat ng klase ng tao, pati yung Philippine Postal Corporation, mga postman, mga post people, postal people, ipatatanggap yan. Ipatatanggap sa barangay. Okay? So, alamin mo sino yung taxpayer. Kung corporation yan, ayun, yung susunod na nakasulat dito yung dapat nating alamin. Authorized representative. Ayan. Okay? Sir, sino yung authorized representative? So, dalawang klase ng tao yung tatanggap on the part, on the side ng taxpayer o potential taxpayer mo. One, yung taxpayer. So, pag individual yan, eh definitely yung sole proprietor. Kung yan ay naman ay non-individual, aba, maraming pwedeng tumanggap. Okay? So, ano yung lingguwahe na dapat nating pag-aralan? Taxpayer, sino siya? And number two, authorized representative. Sino-sino yung authorized representative? Okay. Kailangan natin yang i-clarify sa revenue officer. Kasi itong mga revenue officer nito, kasi kailang, kala niya napakalakas ng power nila. Actually, napakahina. Ang problema sa taxpayer, yung kanyang right, hindi niya in-exercise, kulang siya sa muscle.
So, anong gagawin natin dito? Ang pinag-uusapan natin dito, yung word na receive. Yung word na receive. Ibig kong sabihin, kailangan sa opisina mo, merong kang taong taga-receive. Merong kang taong taga-receive. Oh, sir, bossing kong taxpayer, merong ka bang tao na taga-receive? Ayun, secretary ko eh. Okay, pinaalam mo ba sa BIR na ang secretary mo lang ang taga-receive para sa'yo? Ay, hindi. O, di pare-receive ng BIR yan sa security guard. Ipare-receive yan sa receptionist. So, very important, yung proper communication between the taxpayer and the BIR. Kung walang proper communication, edi walang proper service ng letter of authority. Pag walang proper service sa letter of authority na pagsaserve ng letter of authority, walang proper receipt. So, kung walang proper receipt, sino mananalo? Edi yung BIR. Kasi ang labanan dito, the Stoppel Doctrine. Oh. Tsaka ko nalang i-discuss yung Stoppel Doctrine. So, anong mahalagang lesson ang napag-aaralan natin? Anong foreign language yung dapat ninyong maintindihan right now? Receiving. Sino magre-receive ng ano-anong klaseng dokumento? Hindi lang letter of authority pinag-uusapan dito. Iba't ibang klase ng dokumento. So, ang solusyon dito, mga taxpayer kong mahal, mag-a-appoint ka. Okay? Kaya yung mga intern ko rito, gumawa na ho ako. Kahit na hindi ho kayo graduate ng high school, ng college, pwede ho kayong maging tax specialista. Meron lang kayong susunding format para hindi ho kayo maligaw. So, gumawa ho tayo ng format. May tatlo ho tayong meron tayong format para ho dun sa authority to receive. Ayan. Ito po yung pang taxpayer. Authority to receive. Sa authority to receive, ina-identify natin sa opisina ho natin sino yung taga-receive. Kailan magre-receive? Paano mag-receive? Ha? At ano-ano yung pwedeng i-receive? So, identify ho yan, sir. Hindi yung basta-basta, pwede yan, pwede. Hindi. At the end of the day, kawawa yung presidente, kawawa yung treasurer, kawawa yung CPA, because at the end of the day, pag yan nakarating ng subpoena do sa STECOM, eh meron silang problem. Sila yung ikukulong. Sila yung magpapiansa. Sila yung mawawarrant of arrest. Okay? Sila yung aatin ng court. Hindi naman yung secretary. Hindi yung security guard. Yun, labas na yun eh. So, ang foreign language na pinag-aaralan natin ngayon, authority to receive. May proper documentation po yan. Para sa mga interns ko, meron ho tayong susunod na lecture ho dito, lesson, para ho ma-implement nyo immediately itong sinasabi kong authority to receive. Okay. Yun ho yun. In-establish lang ho natin sino yung authorized representative. Now, let us go sa susunod. Ayan. Isa pang foreign language dito, eh, karamihan ng pagkakamali, eh, ito raw, bearers, okay? So, yung bearer daw, magpo-provide ng necessary identification card. Hindi ho ginagawa ito sa opisina, eh. Okay? So, pag dumating itong mga revenue officer na yan, simple, kilala nyo ba? Hindi. Naka-uniform nga, pero hindi sila ba yung mga revenue officer na involved. So, dapat meron tayong proper documentation. Again, i-inform mo, i-communicate mo during or after ha, yung revenue officer. Sir, bossing, mayroon ho tayong policy direction para ho kailan kayo magpapareceive. Ito po yung letter. Pirmahan ho ninyo. At pag pumupunta ho kayo dito,
ipo-photocopy ho namin yung ID nyo. Kasi nakasulat dito eh. Pwede naming hingin anytime, basta gagamit kayo ng facility namin, pupunta kayo rito. Yung pagpunta ko si Don, pag-apak sa facility ninyo, sa building ninyo, sa office nyo, eh paggamit ng inyong property. Again, there must be a communication doon sa gusto nyong mangyari. Pag outside sa company ninyo, okay, wala tayong magagawa. Kasi the law of the Republic of the Philippines yung masusunod. Pero kung within the boundary ng inyong opisina, pwede kayong gumawa ng sarili nyong law. Yan yung foreign language na dapat nyong maintindihan. Within the vicinity of your offices or your factories or planta, pwede kang gumawa ng sarili mong law. So, isa sa mga law na binabanggit ko sa inyo ngayon is kailan sila dapat pumunta at mag-service ng kanilang mga notices. Isa hong pinakamaganda ho yan, sir, para hindi ho kayo nabibigla at nakapag-prepare kayo pag pumupunta ho sila dyan. So, ang pinag-uusapan natin, yung mga revenue officer, pag pumupunta dyan, kailangan ho na may ID at pwede ho yung kuna ng mga pictures ho yan, ng mga photo. Right now, naka-COVID face mask tayo. Pero pag kinuna nyo, patanggal nyo para ma-verify ho ninyo, tamang tao lamang na galing sa BIR ang mag-e-examine, mag-scrutinize at mag-verify ng inyong books of accounts. Next is examine. Ayan. Pupunta yung BIR. E-examining ko na kayo eh. So, yung word na examine, babalik ko ako dito. Isa ho ang foreign language din ho itong examine. So, ang dapat yung tatandaan dito sa examine na to, eh, kailan ka mag-e-examine? Diba? Oh, pareceive ko lang to, tas aalis na. Huwag kayong pumayag. Ang pinag-uusapan, examine eh. Sino between you and the revenue officer and the taxpayer, o ikaw mismo, mga intern kong tax specialista, kailan sila mag-e-examine? Sinagot na tayo ng Supreme Court yan. At nandito rin yung mga rule ng BIR. So, ito po yung rule ng BIR, RMO 45-2010. Pwede nyo itong i-download sa BIR website. Ang ginagamit po kasi dito ng BIR, pagka-receive, okay, aalis. Okay? Pwede kasi pagka-receive nito, hindi nyo paalisin. Yun yung technique na dapat nyo malaman. Pagka-service ng LA, kahit anong oras yan, wag na wag nyong paalisin. Yan ho yung bagong lingwahe o foreign language na gusto kong iparating. Wag nyo lang i-receive. Pabayaan nyo na nasa opisina nyo yung revenue officer at group supervisor. Why? Ito ho yung sagot. Okay? Sabi dito, pag lumagpas daw yung 10 days, magpapadala siya ng first request, ay first notice, ayan. Imaginin mo, bakit magpapadala ng first notice after the lapse of 10 days? Yun yung tanong eh. Bakit kailangan mong magpadala ng first notice? Kasi ang first notice is a step going to subpoena duces tecum. Eh, ang objective nga ng lecture kong ito, ay walang makakarating na letter of authority sa subpoena duces tecum. Wala. So ngayon, pumunta na tayo sa first notice. Kasi wala kang ginawa. Sabi, ignore. Inignore mo raw yung demand. Kaya sila nagbigay. Eh di ano sagot? Ang sagot is, huwag mong i-ignore. So, kailan mo siya i-ignore at kailan mo siya hindi i-ignore? Babalik uli ako doon sa sinasabi ng Supreme Court natin, ito yung paliwanag. Sabi ng ating Supreme Court, an LOA
gives the revenue officer only a period of 10 days from the receipt of the LOA to conduct his examination of the taxpayer. Ang galing! So, sabi ka, kailan mag-e-examine? Kailan? At the time na i-deliver, natanggap mo yung LOA, nasa harapan mo yung revenue officer. Sir, huwag ka nang alis dyan. Mag-examine ka na ng books of accounts ko and other accounting records. Sir, kung nag-existing na, eto ho yung letter request for immediate audit. Yung mga interns ko, ha, makakatanggap kayo ng request for immediate audit based sa pagkakasunduan natin based sa kontrata natin. Kasi very, very confidential ho yan. At medyo may takot ang dating niya sa mga revenue officer. So, magpapareceive ka ng request for immediate audit at on the day na tatanggap mo yung letter of authority, pasisimulan mo yung investigation. Huwag mo siyang palalabasin hanggang hindi nag-i-investigate. Yung sasabi, ay babalik na lang ho ako. Huwag kang pumayag o gumawa ka ng letter na hindi ka in-offer namin sa iyo na mag-audit ka ngayon. Hindi ka nag-audit. At sinasabi mo babalik ka. Sulat mo 'yan at gagawa ako ng incident report. 'Yun yung another foreign language, incident report. Eh kadalasan yung mga revenue officer pag nagse-serve ng LOA 'yan, nagse-serve 'yan sa maraming taxpayer. So wala siya ngayong time para mag-audit. So ngayon, na-establish mo ngayon na ayaw niya mag-audit. So wala siyang karapatan na issuean ka ng first notice. So therefore, kung hindi ka na-issuean ng first notice, na-delay mo o na-prevent mo na makarating sa subpoena duces tecum yung LOA. Diba? So yung pinag-uusapan natin, sinisingitan ko ng mga tools at kasama rin sa lecture ko sa susunod, paano makipag-usap? Civil, polite, with respect. Okay? Kasi akala ng mga revenue officer, binabastos natin sila. Hindi! Pina-o-obey lang natin sila sa batas. Kasi yung batas, create obligation sa kanya. At nag-create din ng rights sa atin since nasa loob siya ng ating opisina. So, yun yung the best way to handle successfully a letter of authority. Kailan mag-audit? Now, pagka-receive mo ng letter of authority. Yan, ang tanong nyo sa akin eh. Na-receive na namin, sir eh. Ha? Lumipas na yung ilang araw. Eh, di gumawa ka na ngayon, magmadali ka, gumawa ka ng request for immediate audit. Pa-receive mo na. Ngayon na. Okay? So, susunod is, again, sa examine. At ang question naman nating sasagutin dito, yung word na where. Saan mag-i-examine? Hindi po sa restaurant. Ang examination ho, ang merong tinatawag na right of first refusal. Right of first refusal, ibig sabihin, kailangan munang mag-refuse yung tao. Eh, sino yung tao magre-refuse? Yung taxpayer. Ibig lang sabihin, yung taxpayer ay may right of first refusal kasi ang first venue for audit, saan gaganapin yung audit? Where? Sa opisina ng taxpayer. Dati sinasabi ko, mas maganda sa opisina ng BIR. No! Ngayon ho, dahil nagbago ang approach ng mga BIR officials at they are now concentrated in filing criminal cases against taxpayer, the best is sa opisina ng taxpayer. Why? Mamomonitor po ninyo yung galaw. Mamomonitor po ninyo yung outcome or output. Yan ho yung mga foreign languages na naririnig nyo sa akin ngayon. Monitoring the actions, monitoring the output
results, the outcome of the investigation. Kaya very important ho, meron kayong control and monitoring ng ginagawa sa loob ng opisina nyo. Where? Ngayon, yung right of first refusal, pag sinabi mo na, ayoko mag-audit dito eh. At saka lang lilipat ngayon sa BIR, yun yung second venue. So, makakalipat lang sa second venue kung magre-refuse ka. At dapat yan, meron ka another tool, letter uli ho yun, na sinasabi mo, ha, saan mag-o-audit. Eh, definitely, sinasabi mo na sa opisina mo. At hindi sa opisina ng BIR. Kailan mo gagawin yun? Sa first day na na-receive mo yung letter of authority. Again, kung na-receive mo na siya ngayon, immediately ngayon na. So, gumawa ka ng sulat at sabihin mo sa kanila, dito ka na mag-audit, bilisan mo na. Para maiwasan natin yung subpoena. Next is, yung pong examine uli, ang pinag-uusapan is when. Of course, hindi naman matatapos ng BIRN immediately. Hindi. Pagkaupo, after 30 or 40 or 50 minutes, tapos niya na. Walang ganun. Di ba? So, uulit yan, paulit-ulit, pabalik sa opisina mo, pabalik sa ganun. Huwag mong pabayaan na sila mamimili ng oras, ng araw, ikaw yun. When? So, ikaw yung gagawa ngayon ng schedule nila. Okay? So, paano rin gagawin yan? Eh, di meron kang schedule. Itong araw na to, itong oras na to, ito gagawin mo. Ito yung dokumentong titingnan mo. When lahat yan? Ikaw ang magdidikta. Huwag sila. Kasi unang-una, hindi mo naman trabaho yung trabaho nila. Hindi mo regular job yun. So, pabayaan mo sila na sila ang sumunod sa'yo. Okay? Nakikiusap sila sa'yo at sumusunod ka naman na pag-usapan natin. Oras, time, akin yan, hindi iyo. Kasi yung records ko at books ko, yung minamanipulate mo yung minamaneuver mo So, pumunta ka sa akin. Yan ho yung mga bagong foreign languages na kailangan yung alamin. When? So, in writing ho lahat yung pinag-uusapan natin. Kasi wala namang hong nakasulat dito sa ating, kung mapapansin nyo, kung babasahin ho nyo ito lahat, wala namang nakasulat dito na makikipagdaldalang kayo sa kanila Wala naman Diba? So, susunod natin, examine uli. Ayan. Ang sasagutin naman natin dito yung salitang how, di Carabao. Ayan. Wala namang sinulat dito sa letter of authority pa paano sila mag-examine. Pero, mayroon hong batas. Yung RAMO 1-2020. Sinabi ko na sa inyo kanina So, kung meron kayong ganito, sir, maliit na investment lang para ma-monitor ninyo kung tama yung kanilang ginagawa. Baka mamaya house show Walang kwenta, walang legal basis, walang factual basis. So, again, makokontrol ho ninyo yung outcome, result of investigation, yung kanilang deficiency tax assessment, kung alam ninyo paano mag-o-audit ang isang revenue officer at nasa revenue audit memorandum order. Yan. Ibig sabihin, order, di susundin po nila. Ikaw pa rin yung magdidikta. Paano natin didikta? Isusulat mo ngayon. Paano i-examine ang expanded withholding tax? 1, 2, 3, 4, 5. Nakasulat yun. Paano i-examine ng VAT? Anong VAT? VAT output. Ito is procedure 1, 2, 3, 4, 5. Paano i-examine ang expenses? Ito procedure 1, 2, 3, 4, 5. Saan nakasulat lahat yun? Dito. Diba? Sabi nga ng Supreme Court, sundin nyo yung RAMO. Huwag kayong sumunod sa PFRS, sa GAAP, sa GAA, sa PSA. Sumunod kayo sa tax code. Kaya pinasusunod ko ho kayong lahat. Supreme Court na yan, nakasulat. Supreme Court ho galing yan. Pwede nyong i-verify.
Lancaster versus BIR. Okay. So, yun ho. How? Now, susunod nating pag-uusapan. Yung pong examine pa rin. Examine pa rin. Pero ang pinag-uusapan natin, sino ang magdo-double check ng examination ng BIR? Ayan. Papasok ngayon uli yung authorized representative na ang kanyang function ngayon, hindi taga-receive. Decision maker. Okay? May tatlo kasing authorized representative. Dapat kayo. Right now, gumawa na kayo ng mga dokumento na mag-authorize. Taga-receive, taga-deliver o taga-serve, at yung decision maker. Ang pinag-uusapan ho natin dito sa LOA, decision maker. Decision maker from the letter of authority hanggang matapos, hanggang assessment. Dapat meron ho kayo nun. So kung hindi naman, meron kayong decision maker pang LOA, decision maker pang subpoena, decision maker pang assessment. Again, very important to na ilalagay niyo mga tao diyan, may integridad, may competence, at saka meron, nagke-care ho sa inyo. Yun yung pinaka-importante. Nagke-care. So, kailangan ho na nyo ng decision maker o magdo-double check. Ha? Ang tawag niyan eh, ang sabi ko, decision maker. Yung magdo-double check ho sa inyong, sa gagawin ho ng revenue officer. So, yung decision maker ho, for further explanation lang po, ay mga ka-taxpayer kong mahal, habang nag-o-audit yung BIR dyan, sa isang lamesa, nasa tapat siya. At ang trabaho niya, sinusulat yung mga records na hinihiram ng BIR, anong oras hiniram yung record A at anong oras isinuli. Anong ginawa dun sa record A at anong findings niya dun sa record A. Sinusulat ho yan ng inyong decision maker. Maganda ho yung ebidensya. At pagkatapos, ginagawan ho yan ng, again, incident report. Napakaganda ho ng hanap buhay at napakaganda ho ng mga experience ang matatanggap ho ninyo kung magiging tax specialist kayo sa letter of authority. And pagkatapos niyang examinin, sabi niya, examinin niya yung books. Ayun. At may books din dito. So, dalawa yung books. So, yung letter of authority, may naka-attach siya na checklist of requirements. So, naka-identify dun kung ano yung mga books na i-audit niya. Kadalasan, ang dami. Yung iba naman, wala ka namang ganong klaseng libro. So, dun papasok ngayon yung decision maker para i-explain sa BIR na ito lang yung libro ko at ito, wala akong ganitong libro. It must always be in writing. Yan ho yung sa books of accounts. Pag-usapan naman natin ho yung accounting record. Isa rito, isa doon, yan. Pero pare-parehas lang ho yan na accounting records nyo. Ano? Again, nasa checklist of requirements ho yan, mga intern ko, ha? Makinig kayo sa akin. Tuturo ko sa inyo, may panibago ho kasing letter o communication na kine-question ho natin yung content ng checklist of requirements. Kasi yan ang checklist of requirements, yan ho ang gagamitin sa inyo ng revenue officer para ho dalin kayo sa subpoena duces tecum. Hindi binigay sa akin itong mga records na to. So, meron hong documentation ha, na ine-explain nyo yung laman nung checklist of requirements. And ano rin yung ibibigay at ano yung hindi bibigay. Of course, meron kayong financial records, meron kayong managerial records, at meron kayong tax records. Eh ano sa tatlong yun ang ibibigay nyo? Hindi lahat binibigay. So mga interns ko, meron tayong susunod na lecture, pag-uusapan natin ang malaliman yan. Hindi natin kaya sa araw na to, eh, no? Now, may result of investigation. So, ang susunod na tanong dito eh, what next? Alam, binigay na sa'yo eh. Ha? Binigay na sa'yo yung future. Oy, pagkatanggap mo ng letter of authority, day one pa lang. May result of investigation. So, kung i-re-record natin yan, day one,
sa day questionable day, hindi mo pa alam kung anong day yon, meron kang matatanggap na result of examination. Anong gagawin mo? Binigyan ka na ng future eh. So bago dumating yung future na yon, somewhere here, meron kang gagawin. Uulitin natin. Anong gagawin mo kapag sinasabihan ka na ito ang mangyayari bukas? E di mag-prepare ka, di ba? Mag-prepare ka somewhere here. Yan, dito ka mag-prepare. Yang portion na yan, dyan ka mag-prepare. Alam mo na mangyayari bukas eh, may result of investigation. E di mag-prepare ka na. So, paano ipe-prepare? Kailangan kontrolado mo yung result of investigation. Sir, paano gagawin doon? Ayan. So, ang gagawin doon, which is hindi kasama sa ating mga binibigay na prepaid letter of authority, gagawa ka ngayon ng guidelines doon sa revenue officer na favorable sa'yo. Ano yung guidelines na yon? Iisa-isahin mo yung process na tatama sa records mo na magre-result sa lower deficiency tax or zero deficiency tax. Sa mga interns ko, ituturo ko yan sa inyo paano gawin yon. Pero sa susunod na ho yun, because nasa tax specialista for notice of the discrepancy, ituturo ho yun. Kayo ho ay mga tax specialista for letter of authority. Okay. So, konting ano lang ho, nangangailangan ho ako ng tulong ho ninyo. Ako ho yung magiging brain ho ninyo. Kayo ho yung magiging muscle ko, mga interns. Kayo yung muscle ni Mr. Maestro, yung inyong tax specialista. Kapag muscle ko ho kayo, you can earn 5,000 while learning. And of course, mangangailangan pa ako ng sangkatutak na interns. Kasi ang ine-expect ho natin dyan, may 70,000 na letters of authority na lumabas na ho yung ilan this week at lalabas ho yung marami sa susunod pong mga linggo. So, magtulong-tulong ho tayo. Gusto ko kayong bigyan ng hanap buhay. Of course, gusto ko rin magkaroon ng hanap buhay, kumita. So, gamitin ho ninyo ako bilang inyong utak. At gamitin ko naman ho kayo bilang aking mga muscles. Okay? So, both ways, kikita ho tayo yung sustenance niyan, subsistence niyan, yung savings, ano man yan, paghahatian ho natin. Okay? Maraming interns po akong inahanap. Okay, so yan po mga ka-taxpayer ko mahal. Sana po meron akong nai-unbag sa inyo sa araw na to. At muli, peace and happiness be with you. I love you, ka-taxpayer. See you later.